usapang Center Spring. Ito, Center Spring ito ng ano, The Peak. Yan, pinalitan ko na to kasi diba, mataas no, 1000 RPM ito mga RPX. Usapang Center Spring tayo. Yan. Ito naman Center Spring ng Mio. Mio M3. Pinalitan ko na rin yan. Taka kayo no. Pero tingin nyo ano siya, hindi siya sira. Pero sira ko siya. Explain ko mamaya. Car fix. Ito naman. Ito naman Center Spring ng Beat ko. Ito hindi pa sira to. Ito. Iba-ibang mga motor, iba-ibang mga specification ng Center Spring. May maiksi, may mahaba ng konti. Ito maiksi, ito naman medyo mataas. Pero sa tatlo na to, ito lang yung goods. Ito sira to, sira to. Yan. Dito yung nakakabit sa ating torque drive. Torque drive niya, dito nakakabit yan. Dito nakakabit mga Carfix yan. I-explain ko sa inyo. Yan, sabihin ko sa inyo mga Carfix ha. Pag stuck yung makina ninyo, paalala ko lang sa inyo mga Carfix ha. Tips lang to sa mga baguhan. Yung mga expert na sa CVT, siguro hindi nyo na kailangan ito panoorin. Yung mga baguhan lang, walang alam. Yung medyo konti lang alam sa CVT, sa mga CVT tuner. Ayan, shout out sa inyo yung mga magaling nating mga CVT. CVT tuner, ayan, saludo ako sa inyo. Ayan, mga magaling na mga CVT tuner natin. Expert sa mga panggilid, ayan, shout out sa inyo. Ayan, ito. Dito nakakabit yung ating Center Spring dito. Tapos dito nakasalpa. Tanggalin ko muna ito. Ito ay sa bit. Sa bit ko to. Ayan, mga Carfix, yan sa bit yan. Dito nakasalpak yung ating, yan, ganyan siya. Tapos dito nakakabit yung ating Center Spring. Ayan, tapos kabit dito lining. Kunin ko muna yung lining. Clutch lining. Yan, ito yung ating clutch lining. Ito siya nakakabit. Ito siya nakakabit mga Carfix. Ito yung ating ganyan yung ating Center Spring. Kabit natin. Yan, ganyan lang siya. Ganun lang siya speed simple. Ganyan yan. Ito muna. Diyan medyo mahirap magkabit nito. Yan. Kasi malakas yung spring. Lalo pag mga bit click, medyo matigas yung spring. Yan, ganyan. Tapos alpak nyo dyan. Pitin nyo ng paa nyo. Tapos dapat, kasi baka tamaan yung mukha nyo magkabit nyan. Yan. Eh, i-demo ko na lang sa next video natin kung paano ikabit to para hindi kayo mahirapan. Yan, ito muna. Usapan Center Spring muna tayo mga Carfix yan. Tandaan nyo mga Carfix, pag mga bit, mga 125, ano pa, basta hindi itataas ng 150cc. Unless lang kung mga kargado yung mga motor ninyo mga Carfix. Pero yung mga stock na engine, 110, 125, huwag kayong makabit ng Center Spring na sobrang tigas. Kasi hindi kakayanin ang makina ninyo mga Carfix. Ikabit ninyo, pinakamataas nyo na ikabit, 1000 RPM lang nakalagay dito. 1000 RPM lang. Kasi pag sumobra kayo sa 1000 RPM, mahirapan yung inyong makina. Hirapan yung belt. Kasi mahirapan siya bumuka dito kasi matigas yung spring ninyo. Unless lang kung mga CVT tuner, mga expert na talaga, sa mga baguhan lang to mga Carfix. Sa mga expert, alam nila kung ano ikabit dito. Pero yung mga napansin ko sa mga racing, sa mga expert, nakabit sila 1.2, 1.5. Siyempre yung makina nila, mataas na cc. Mga 180cc, 190, 185cc na, 160cc. Yan. Kaya na nila yung Center Spring na 1.2, 1.5, kaya nila. Pero pag stock engine kayo mga Carfix, huwag kayo magkabit ng 1.2, 1.5 na Center Spring. 1,000 lang pinakamataas niyo para kaya hatakin ang makina ninyo. Ngayon, explain ko muna to. Bakit?
mahirapan mag hatak yung makina ninyo dito. Ganun yung mga Carfix. Tingnan natin na explain ko sa inyo bakit nahirapan mag hatak makina ninyo. Ganito laro ng ano, center spring nyo. Ayan, mga Carfix. Ayan, explain ko sa inyo ha. Ganito, ayan. Pag nagbuka ng ganito, ibig sabihin, sagad yung inyong belt dito. Ayan, kuha muna ako ng belt. Carfix, kuha lang akong belt para makita yung sample. Ayan, ganito ko Carfix ha. Ayan, explain ko muna sa inyo. Basic lang yung explanation natin kasi para madali nyo maintindihan mga Carfix. Ayan, ganito yan. Ayan, maganon yung torque type nyo. Ayan. Ayan, pag umangat ganyan, di ba center spring yan, 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 umangat yan, ganyan siya. Pag ganito siya, ito kasi yung default niya, naka-sitting yung position niya. Siyempre yung center spring, hindi pa biga. Ganito siya, mga Carfix ha. Tapos pag tumakbo na yung motor ninyo, depende sa centrifugal force, nag-a-adjust to yan, mabuka yan, depende sa galaw ng huli ninyo, yung bola ninyo doon, depende sa ikot ng RPM, yan, magalaw na siya. Kumbaga, ito yung nag-a-adjust kung ano siya, hangat yung belt, tataas, bababa. Kasi yung pinaka-default nitong posisyon, Carfix yan, nakaganito siya, nakasagad yung belt niya, pinakamataas. Kumbaga, sa primera niya yan, sa mga dikambyo na motor premiera niya. Yan, tapos angat ng konti. Yan, hanggang sumagad yan. Ngayon, kung medyo matigas ang spring dito, halimbawa, nakalagay dito 1.5 RPM yung center spring nyo, tapos pwersa ng makina nyo, stuck lang. Hindi niya kakayanin itulak tong center spring, hindi niya kaya itulak to. Ayan. Hindi niya kaya itulak kasi sobrang tigas pigil ng center spring, hindi niya kakayanin mga Carfix. Kaya maganda ikalagay nyo lang dito 1,000 lang, hindi kayo magpasobra dyan. Based sa aking experience, kabit ko ng CVT, sa pagtutuno ko ng CVT lang ito mga Carfix. Pero depende naman sa tuner nyo, pero sa based sa aking experience, sa mga stock lang 1,000 RPM lang yung ilagay niyo, hindi kayo pwede magpasobra dyan kasi hindi kakayanin ang makina. Unless lang kung makina ninyo ay kargado yung makina nyo. Halimbawa, 180cc, 190, 200cc na, 185cc na scooter ninyo. Kahit salpakan nyo ng 1.5 RPM na center spring, kaya niya ipigain yung center spring nyo. Dahil malakas ang makina ninyo, kargado siya mga Carfix. Yan, yun. Ayun, usapan tayo ah. Ayun, yun. Unang, ganyan niya. Sa akin kasi pinakasagat niya eh. Sagat ng belt. Ibig sabihin yun, hindi pa nalubog masyado yung belt natin. Pero sagat na dito sa limit niya. Itong mga torque drive may mga limit din kasi ito. Pagkayan lang yung kaya niya ibigay. Pinaka-rate. Sa engine sprocket gear ratio niya. Ngayon, usapan natin na naman. Sobrang lambot na naman yung center spring nyo, mga Carfix. Kahit naka bell groove pa kayo, naka-groove yung bell niyo, tapos itong ano nyo, makapal pa. Tapos, center spring nyo, sobrang lambot. Ang mangyari naman sa makina nyo, mga motor nyo, grabe naman yung dragging. Kasi halimbawa, gumaganon, umiikot na yung makina ninyo. Hindi pa nakabwilo yung primera dito, belt. Hindi pa nakabwilo, tumatalon agad yung inyong belt. Nagsegunda, kumbaga, hindi pa nakabwilo yung primera nyo, segunda agad, tresera agad. Kaya ang nangyari, dragging pa rin yung makina ninyo, yung motor ninyo, scooter ninyo, kahit naka-groove pa siya. Yan lang. Yan lang yung bahagi ko sa inyo mga Carfix. Tips ko lang to sa inyo mga Carfix. Yan yung mga discarte pag nagtuno kayo sa mga baguan na mga bago pa lang nung bagong nag-aaral pa lang sa panggilid. Yan yung
tips ko sa inyo mga Arms. Ayun, tandaan nyo ha, 1,000 lang. Unless lang kung kargado makina ninyo. Pwede kayo magkabit ng 1, 2, 1, 5, 1, 3 at yung na center spring. Ngayon, paano nyo malaman na center spring nyo ay sira? Ano naman, tanong natin ha. Kasi ito, pag malambot center spring nyo, kahit naka-groove pa kayo, dragging pa rin. Kasi hindi nagsistay yung inyong gear, tumatalon agad sa primera, segunda, trisira agad. Kumbaga, sobrang lambot na. Kumbaga, hindi pa nakabuhilo yung makina. Tiga na agad na sobrang lambot na kasi. Kumbaga, dumiretso na yung inyong belt sa pinakamataas na gear. Kasi sobrang lambot. Ngayon, paano nyo malaman yung center spring nyo ay sobrang lambot? Yan. Yan. Itong bit. Ito yung goods pa. Ay, ito yung ano palang Mio. Yan, itong Mio. Pinalitan ko na ito, sira ito. Ito naman sa akong na-click. Ito yung sa bit ko, ito. Ito, tinanggal ko lang para ma-demo. Paano nyo malaman na sira yung center spring? Yan, pagpigain yung dalawang kamay, ganito siya. Yan, pagpigain nyo ba niya? Yan, pag hindi nyo kaya pigain ito, idikit ng kamay niya. Ibig sabihin, goods pa ito yung inyo. Center spring na perfect siya. Eh, pag ganito, ganito. Tingnan nyo ako. Hindi ko kaya. Oh, diba? Ibig sabihin, goods pa ito. Yan. Diyan nyo malaman sa pagpinigaan nyo ito. Siyempre, wala naman tayong panukat kung ano tama tension nito. Sa tansya na lang natin. Ngayon, ito. Sira ito. Ano malaman? Yan, oh. Tingnan nyo, ha. Pigain ko ng dalawang kamay ko. Yan. Yan. Dikit siya agad. Hindi sabihin sobrang lambot na, pinalitan ko na to kasi sa Mio to na sobrang dragging din. Pinaklas ko to. Ito naman sa... So, tingnan nyo, sobrang taas. 1,000 RPM to pero sira na to ha. Sa on the click. Pigain natin ha. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Pero sira to. Ayan, tingnan natin. Dikit to. Kaya dikit. Kung hindi mo kaya magdikit spring na yan, good spin. Pero pag kaya na dikitin ang piniga nyo ganyan, hindi sabihin, palitin na siya. Kasi pag hindi nyo palitan to, dragging ang mapunta ng motor niyo kahit naka-groove pa yan, maganda pa, wala pang sira yan. No? Yan talaga mapunta ng dragging talaga yan. Yan, maraming salamat sa inyo sa panonood. Nakarpix yung bahagi natin sa araw na ito. Ayan, maraming salamat sa inyo sa panonood sa aking mga video. At yung bago pa lang napadpad sa aking YouTube channel, ayan, pahingin naman sa inyo mga subscribe sa inyo mga carpets. At tulong nyo na lang sa aking mga carpets para gumawa pa ako ng mga video na makatulong sa inyo, sa inyo, sa inyo motor mga carpets. Ayan, maraming salamat sa inyo mga carpets. At God bless sa inyong lahat mga carpets. Five chips sa inyo lahat mga carpets.